So, what's up guys? So today, meron na naman tayong bagong Extreme Smile Rehab. So, from this to this. At ang napakagandang question natin for today, pwede pa bang mag-fix bridge kahit wala ka ng ipin? So, if you guys want to find out how we did it, stay tuned. Guys, ito nga pala yung case ni Ma'am. So, kung titignan nyo lahat nitong ipin niya sa taas, magalaw na, wala na tayong magagawa dito kundi bubunutin na natin sila lahat. Hindi ko na sila ma-save dahil meron na siya at least 2 degrees na galaw. Kung may 1 degree lang sana, pwede pa siyang i-save. Pero pagka may 2 degrees na, mga kaibigan, yung galaw ay hindi na natin siya maisasalba. Bubunutin na natin. Ang tanging natira na lang na ipin ni Ma'am ay itong mga na-anim na piraso. Ito lang yung matigas. At pero ganun pa man, ito ay aayusin pa rin natin kasi nga pangit na rin yung itsura niya. Ang unang araw namin kay Ma'am ay ang ginawa natin ay scan natin yung bibig niya, nag-CT scan tayo, gagawa muna ako ng temporary bago namin bunutin yung ipin ni Ma'am. So after 7 days, babalik si Ma'am at ang ginawa natin ay doon na tayo nagbunot, nag-implant. And then, pagkabunot namin lahat, meron kaming tinatawag na immediate dentures. So, yung immediate dentures na yun, pasok ko yun, pero hindi siya super kapit. Pero ganun pa man, hindi mawawalan ng ipin yung pasyente. So, siyempre, sino ba naman may gustong mawalan ng ipin? Of course, nagtatrabaho si Ma'am, may mga kausap. At least may magamit man lang siya kahit papano. Kasi siyempre, pagka nawala talaga yung ipin sa taas, mahirap pa ka magsalita at pangalawa, medyo mahirap kumain. At so, itong immediate dentures ay ang kagandahan nito ay ginawa namin to through digital. Rinint namin yung base at saka yung ipin. And nung ikinabit namin to, ginaya ko lang yung luma niyang ipin pero in-enhance natin ng konti. Ang kagandahan nito, nung pagkabunot namin, pumasok sa kanya to at napakaganda na kagad nung nasa tamang lugar yung pangil, nasa tamang lugar. So, nasaktuhan natin yung ganda at ito ay na-approve na ni Ma'am. So, medyo hindi na kami lalayo doon sa gusto kong maging permanent. So, dahil maganda na dito tayo sa temporary, yung permanent natin, hindi na ako mahihirapan na mag-design. So, guys, ang gagawin natin ay 6 na implant sa taas and then 4 na implant dito sa likod sa baba. And then, yung natitirang ipin niya dito, hindi natin yung tatanggalin. Pero lalagyan natin yon ng zirconia para magmukhang pantay dun sa upper. Kasi pangit na rin yung mga anatomy, hindi na rin maganda yung shape. So, ayusin natin para lang mag-enhance yung aesthetics. So, guys, ang kagandahan sa pag-implant namin ay gumagamit kami ng 5-minute implant. So, bakit 5 minutes? Kasi 5 minutes lang kami nag-i-implant bawat isa. Hindi katulad dati, mga kaibigan, ng pag-implant natin ay 1 hour ang isa. So, napakahirap. Ayoko nang bumalik sa pag-i-implant na ganun. Very stressful sa akin. And of course, nakanganga kayo ng isang oras na isang implant. So, ibig sabihin, 10 implant, mga kaibigan, is 10 hours. So, napakatagal. Ang hirap nun. So, isipin mo, 10 oras kang nakanganga. So, since tayo ay 10 implant, so natapos tayo siguro mga at least 1 hour lang para dito sa 10 na to. So, napakadali, napakaganda. Gumagamit kasi kami ng surgical guide. Itong surgical guide na to ay ipaplano namin to sa computer para sakto yung pag-implant natin, maganda yung angulation. Nahanap na namin kung saan yung dapat na buto. Imposibleng matamaan namin yung mga hindi dapat tamaan na mga nerves o sinus kasi nga plinano na natin to sa computer ahead of time. Hindi namin uhulaan kung saan natin ilalagay strategically, nilagay natin sa tamang posisyon para magawa natin ng magandang prosthesis ang ating pasyente. So guys, pagka magaling na yung mga gums ni Ma'am, pwede tayong mag-fix na temporary. So since yung pagka-implant natin kay Ma'am ay maganda at
35 Newton lahat, ibig sabihin matigas lahat yung pagkaka-implant natin, pwede tayong mag-fix temporary. So yung removable dentures niya na maganda na, na immediate dentures, bubutasan natin yun at ipapasok natin yung sa bibig niya at pwede natin siyang gawing i-fix. So hindi na nakaremovable si ma'am for 4 months habang nag-aantay tayo sa integration o pagtigas ng buto. So after natin mga kaibigan, matapos yung upper, na-fix na natin yung temporary, pwede na natin gawin yung 6 na crowns dito sa baba. Ginawa natin yun, inuna natin si upper kasi para sumunod lang yung lower sa magandang upper. So guys, ito na ang final result. So after 6 months mga kaibigan, ito na, ginawa na natin yung permanent ni ma'am sa upper. So kung titingnan nyo, super ganda nung upper, ang ganda-ganda talaga nung gums. Yung ipin, sakto yung itsura. Yung laki ng ipin ay ginaya lang natin yung luma niyang design na temporary. Yung temporary naman na yun ay ginaya lang natin yung lumang ipin niya. So as if hindi siya talaga nawalan ng ipin. Actually, sungki si ma'am dati, pero yung ipin niya kasi yung dalawang central niya, yun talaga yung itsura nun. Kasi binigyan niya kami ng picture na, Doc, gusto ko ito itsura ko. Yung picture na yun, siya yun 20 years ago. So, nagaya natin yung ipin niya 20 years ago. In-enhance lang natin, tinanggal natin yung pagkasungki. Pero ang pinaka gusto ko talaga dito mga kaibigan ay itong gums natin. Kasi actually mas maganda pa itong gums na to dun sa original niyang gums. Ganong kaganda yung gums na ginawa natin sa kanya sa taas. So kailangan natin maglagay ng gums kasi mga kaibigan pagkawala yun, pangit. Kasi actually si ma'am ay high lip line. So ang mga high lip line kapag gamitin ka talaga may konting gums nakita. Ngayon kung pangit yung gums na ginawa natin, pangit yung magiging itsura, mukhang fake. Pero ito, napakaganda nung gums, mukha talagang original, mukhang actually mas maganda to dun sa luma niya. Pero ito ay mukha talagang totoo at buhay na buhay yung gums natin. So ito na si ma'am, napakaganda na. So ang ginawa natin mga kaibigan ay zirconia lahat. At all on 6 yung upper, 6 na implant para sa buong upper. And then yung lower natin, lahat yan ay zirconia. So kung titingnan nyo, napakaganda na nung ngiti. Naibalik natin yung confidence ni ma'am sa pagngiti, sa pagkain. Ito ay of course lahat ay fix. At of course kahit na ano pwedeng kainin ni ma'am. Pero of course sinabihan ko si ma'am na, ma'am, you have to take care of this. Kailangan yung toothbrushin, kailangan yung i-floss, kailangan nyo pong i-waterpik. At ang napaka-importante po ay kailangan nyo bumalik every 6 months para magpa-cleaning. Yun lang naman ang maintenance na hinihingi ko sa inyo para ito ay maalagaan. Kasi pagka hindi nyo ginawa yung 4 na yun, which is normally yun talagang ginagawa, masisira ulit and babalik tayo uli sa zero, mawawalan ka uli ng ipin. So guys, thank you guys for watching my videos guys. So I just want to thank itong ating patient kasi actually nag-enjoy ako na gawin si ma'am kasi lahat talaga sinunod niya. So pagka sinabi kong bumalik si ma'am, bumalik siya. Pag sinabi kong ito yung ginawa na, ito yung gagawin natin, sinusunod din lang niya. So bait na itong patient ko na to at talagang gustong gusto talaga niya na magkaroon ng fixed na dentures. At so maraming salamat po ma'am at thank you sa iyo at kami yung pinagkatiwalaan mo na gawin itong ipin mo. So para sa mga pasyente mga kaibigan na kung tingin nyo kagaya nyo si ma'am na kailangan nyo ng fixed na bridge pero wala na kayong ipin, i-message nyo lang kami sa aming Facebook page. So guys, ako nga po pala si Docs Live Bukad. And goodbye.